Matagumpay daw ang self-test antigen sa Baguio City. Doon sa ating antigen test na nangyari kahapon, nagkaroon tayo ng pilot test sa tatlong barangay, pataas ang positivity rate natin. Makaabot siya ng around 30 positivity rate sa antigen test natin. We're expecting na talagang ganun talaga. Hati naman ang opinion ng Department of Health at FDA tungkol dito. Ito'y dahil sa posibilidad ng false negative na resulta ng antigen o maling paggamit. There are some factors that would actually affect na magiging negative po siya. So hindi po natin siya talagang masyadong ina-advocate. Unless of course may mga controls po tayo na gagawin. For example, kung negative yung result, still hindi po natin siya i-accept as negative. Especially kung sila po ay may mga contact sa isang positibong kaso. Sa ngayon, hindi pa inaaprubahan ng FDA ang application ng dalawang kumpanya na nag-a-apply para sa EUA ng antigen self-test kit. Pero ang Baguio City, binigyan na ng basbas ng National IATF. Hindi naman inaalis ng DOH at FDA ang pag-asa na makatulong ang antigen self-test kit para sa pagdiskubre pa ng mga karagdagang mga kaso. Kung mayroong false negative at positive naman talaga yung tao, ang mangyayari po, may false sense of security, lalabas po siya, akala niya negative siya. Pag false positive naman po, magkakaroon po ng unnecessary panic. At malamang-lamang pa, ay mapuno po yung ating, pupunta po sila sa hospital o sa isang healthcare worker na hindi naman po kailangan. Plano ng Pamalang Lungsod at DOH na balangkasin ang guidelines sa paggamit ng self-test. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.